Hi guys and welcome back to my channel. So for today's video, we are going to talk about my updated Arbalist build. This will also serve as an guide for Arbalist player out there. So before we proceed, please don't forget to like and follow my page fb.gg/irhtv, and of course subscribe to this channel. And if you want to get notified once we upload a new video, please click on the bell icon. Okay, intro, pasok. Alright, so let's go ahead. So first, I'm going to show you my current stats. This is for my PvP build. So currently, this is the stats that I have. If you notice, we changed our build from knockdown resist to stand success. I'm gonna be explaining some inputs about that later in the video and my current experience with this build. Okay, so now let's talk about my equipment. So for equipment, of course, all damage boost pa rin yan. If you notice, ang enchant natin will be focusing now on debilitation success, debilitation resist, and stun success. Okay, so check lang natin isa-isa. Yan, debilitation resist, deb success. Ito, I'm still trying to to look for a better enchant, but so far medyo since A naman siya, pasok na siya. Yan. Alright. So, konting guide lang din upon building my equipment. This is what I usually do. If you notice, meron akong mga equipment dito na tier 2 na, even though na hindi natin masyadong sinasuggest na go for tier 2 epic. But, ang options na ginawa ko dito, itong mga napapansin yung mga tier 2 na ito, ito po yung mga tier 1 ko before na plus 5 lang. Alright? If your epic equipment is already at plus 6, this will already give you a better stats for tier 2 na plus 5. Alam niyo naman na syempre semi F2P lang tayo, napakahirap kumuha ng Mystic and Darkened Stones, kaya hindi ko na ginalaw yung mga iba kong equipment na plus 6 and up. So for future reference, if ever na makuha pa ako ng leather, etong tier 1 na boots natin is gagawin nating tier 2. Okay? Tapos after nyan, kapag nakakuha tayo pa konti-konti ng Mystic and Darkened Stone, I'm still trying my weapon to reach plus 6. Medyo masakit na to kasi galing pa ako sa Asia 73, plus 5 na to na tier 2. Until now, hindi ko ine-exaggerate na I've used up around 40 pieces already na Mystic Stone. Pero close to that number na 40 pieces Mystic, and then hindi ko na matanda ko lang Darken na yung nagamit natin. Siyempre mas less. Kapag isipin natin, napakasakit na nun nung gastos na tinatanan itong weapon ko, kaya I'm still hoping na makuha pa ako na isang Dragon Scale so that I can push this to tier 3. Alright? So, napag-usapan na natin yung equipment, napag-usapan na rin natin ng enchant. Let's move now next sa ating Magic Stone. So, if you guys normally watch my stream, meron din akong stream na ginawa na testing ng the Destruction versus Awakening, and I find it interesting yung damage na pinoprovide ng Awakening, but still for an Arbalist, Destruction pa rin ang the best. Syempre kapag Destruction, kailangan rin nating isipin kahit papaano, hindi naman kahit papaano, napaka-importante po ng substat. So if you notice guys, yung mga bato ko ngayon, yeah, I know, wala pa rin ako legendary. Papakita ko mamaya yung burner ko, 24 out of 25 na for my first legendary Magic Stone, pero I don't know what will I get from that. So if mapapansin niyo yung mga Destruction Stones natin, medyo okay naman na siya kahit papaano. It's giving me substats like Eva, Crit, Double Destruction, Accuracy. So pag may man nakuha ko mga ganyang stones, mini-min-max ko lang kung ano pa yung mas maganda pwede kong palitan para mas lalo pa ako makapag-focus sa ating Destruction build, and at the same time, Super Glass Cannon talaga. So mapapansin nyo kaya kung tinanggal yung knockdown resist ko, kasi I've tried to pump up my knockdown resist, but unfortunately the highest knockdown resist that I can only get is at 68 to 70%, which is not good kasi nagtry din ako before na magpa-knockdown sa mga level 80 lang, even though most of their attack are missing. Kapag na-knockdown naman ako, grabe yung chain knockdown nila sa akin. So I decided to remove knockdown resist sa aking build at mag-focus na lang ako sa stun build. And yun na nga, ang kagandahan nun,
if napansin yung mga past stream ko, ang goal ko lang kasi is mapaupo or manaka, ma-stun yung ating kalaban for 2 seconds. Lalo na yung mga high level sa akin. Kagabi, merong umatake sa server namin. Kinontest nila yung boss. Natutuwa ako kasi na-stun ko yung mga level 120 plus. And at the same time, ang goal ko pa dito is yung aking skill, na ating skill na ice cage pati ito is mag-trigger yung stun. And yes, medyo mababa pa kasi yung stun success ko, nasa 97 pa lang. I'm aiming for around 130% stun success. Hindi ko lang alam kung saan kukunin yun, pero pumapasok na pati yung ice cage natin, nakaka-stun na rin, which is really good for me. Alright, so next na pag-usapan natin naman is ang aking current spirit build. So if mapapansin nyo again dito, tinanggal ko uli yung knockdown resist. So now, ang focus ko na lang is dev success, dev resist, stun success, or elemental spirit pressure, na kung ano yung babagay doon sa spirit na yon. So ayan, eto, if ever na makakuha pa ako na additional stun success na epic, I'm gonna be removing knockdown resist. And eto yung isa sa pinakagusto kong epic spirit ngayon, si Whaley. Bakit si Whaley? Dahil nga sa stun durations na additional 1 seconds. Okay? Tapos, at the same time, kapag naging epic na rin yung aking quick shot, magiging mas effective pa yung aking pagsa-silence dun sa epic skill, basta yung quick shot na yun. Alright? So, ayan. And ito na yung current setup ko for PvP. Okay? Now, next, let's talk about, ano pa ba? Current training ko, syempre, ang goal natin dito, kagaya na lagi ko sinasabi sa inyo, until hindi pa nagle-level 10 yung inyong inner force, wag muna kayong aalis ng labyrinth. Kahit na medyo mabagal na experience, malaking tulong kasi sa atin yung makukuha nating promotional mat sa labyrinth. Okay? And then of course, ang target ko next is ang aking constitution to reach level 11. Once na mapa-level 11 ko na to and meron pa akong extra promotional mats, I'm gonna be using that to increase pa rin ang ating critical or physical attack. Pinag-iisipan ko pa kung which is better. Muscle strength ba or 9-in manual. So, ang gagawin kong testing na lang din uli dito, if ever na sa mga current ka-level ko, sa mga mobs na ginagrind ko, sa mga ka-PVP natin, if pumapasok pa rin yung critical ko, I'm not gonna be increasing my 9-in manual. Pero pag hindi na, ayan, baka pataasin ko to, baka ito ang unahin natin. I just don't know if I can afford 80 pieces of these promotional materials and of course 20, 40 for the special promotional materials. Alright? So, sa solitude training natin, ayan, medyo swerte kahit papaano. Ang inuna ko uling i-level 5 dito, syempre, crit attack damage, skill attack damage, bash attack damage, and then, next ko na gustong pataasin is stun success. Ito. Ito ang next kong gustong pataasin dito. Is either stun success or debilitation success. Alin lang dyan ang swerte pumasok, if ever na makakuha tayo ng epic na North Soil Herb. Ano ba? Current level ng skills ko, dito na lang natin tignan sa info. Actually, mas maganda, mas madali. Ayan. So, hindi ko lang alam kung, hindi pala kita yung stats. Ayan. Siyempre, sa mystical piece, swerte yan lang pag makakuha ng rare as long as pinapataas niya. Well, silipin na rin natin pala. As long as pinapataas nila yung aking damage, ito, physical attack, accuracy, stun success boost, ayan, ginamit ko yan. Siyempre, bagi pa rin siya. Ito, medyo maganda to kasi naging S yung physical attack. Kahit na yung main stats niya is boss attack damage boost. Spell depth na 20. Wala na kasi mas maganda pa dyan. Ano ba? Itong araw. Ayan. Drop chance boost HP na A, 545. And then of course yung mukhang snail. Ito, stun resist boost 1% Eva plus 6. So currently yan pa yung pinakamaganda ko mystical piece for PvP. Kaya yan pa yung ginagamit natin. What else? Meron pa ba tayong na-miss? Constitution, Tower Conquest. And of course, ang lagi natin pinapaalala, one codex a day, everyday, okay. Pakonti-konti, pataasin nyo lang. Ang pinaka-focus natin sa codex is physical attack, crit damage, accuracy. Alright, yun muna yung pwedeng gastusan natin. The rest, pwedeng random na lang independe sa mga kuha nyong uncommon. Tapos, if ipa-plus 6 nyo, YOLO or plus 5, plus 6, plus 7. Alright, what else? Spirit. Meron pa ba ako na-miss? Enchant level. Current level ko, syempre, 112 na tayo sa wakas.
Ayan, there we have it, guys. Again, if you have any questions, feel free to drop it in the chat. And of course, again, if you wanna catch me live sa Facebook, fb.gg/irhtb, maraming salamat. If you have any suggestions din sa gusto nyo ipatry sa atin, hopefully meron tayong enough resources to try that kind of bid or whatever na gusto nyo, feel free to comment lang din dito sa ating YouTube. So there you have it. See you again next time. Have a wonderful day. Bye-bye.